Hello guys, welcome back ulit sa ating channel, no. So, into this videos guys ay may iba tayo. So, hindi muna tayo sa DIY, dito muna tayo sa repair. So, may naghatid dito sa shop natin guys na Sakura 5 Auto. Ito yung US na Sakura 5 Auto 3. Yan, so re-repair natin guys, yung sira niya is wala siyang output. So, ito yung model niya, 5 Auto 3. So, bago natin, nabuksan na natin siya guys, at check natin yung kanyang supply, no. Sa 502 is yan 34034. So yung pinakauna natin na titingnan dito guys is yung physical appearance ng ating mga components. So check natin kung meron masyang pumutok like fuse or kanyang mga ibang components na. So bago natin siya i-test, bago natin siya i-plug, check muna natin yung mga components niya. So kung may dapat palitan like fuse is palitan natin para ma-check natin yung kanyang output. So test natin guys yung output niya. So, pag sira nito guys ay OPT, siguradong meron tong DC out. So, check natin kung nagtitrigger pa ba yung relay niya. Kasi pag merong DC out guys is nagpo-protect yan siya eh. So, i-on lang natin. So, mga 3 seconds ay mag-on yung relay natin. So, yun guys, wala siyang trigger, di siya nagtitrigger. So, meaning yan meron yung DC out. So, check natin guys to confirm na meron nga siyang DC out, no? Kulang tayo ng tester, so lagay natin sa DC voltmeter. Then check natin yung kanyang output terminal yan. Check natin bawat channel ng left and right niya para malaman natin kung meron ba talaga siyang DC out. Kasi di nagpo-protect yung ano niya eh. Di nagtitrigger yung relay niya, nagpo-protect siya. So meaning yan guys, meron niya yung DC out. So pag ganyan guys, yung sira ng amplifier niya ito is nasa OPT lang o kaya sa driver, no. So, check natin. So, sa left channel is wala naman. Yan, sa right is meron. So, meron siyang 2.6 volts DC. So, mataas na yan guys para sa ating speaker protect is kinakat off niya talaga. Yan. So, pag ganyan guys, no, mabaklasin natin yung board na yan. And then, check natin isa-isa yung kanyang OPT. Kaya yung ibang components. Katapos natin sa OPT guys, check natin ulit kung may DC out pa ba siya. Yan. So meron siyang 2.6. So tatanggalin natin yan guys, no. Tapos check natin one by one. So, up muna tayo. So pwede naman natin ma-check yung OPT niya guys, naka-onboard. Pero mas maganda pag tinanggal natin isa-isa. So, pwede natin siyang i-check to confirm na meron siyang shortage. So, pag ganyan kasi guys, pag merong DC, so meron yung OPT na na-short. And check natin. Lagyan natin sa diode check. And then, try natin dito sa ating OPT. So, pag ano guys, di natin din maano ma-determine no, kung saan sa kanila yung shortage. Kasi pag nag-test tayo guys, pag nag-test tayo niyan, diode check, yan, tutunog yan para siyang short. Yan, yan ano yan, yan, shortage. So, mas mabuting babaklasin natin yan lahat. Then, ihang natin at isa-isa na. Dyan guys, no, yan naging zero yan siya. Dapat yung ating paano ng ating transistor is meron siyang 0.5 yan sa diode niya. Yan. So shorted guys natin, meron siyang short. So hindi natin ma-determine kung saan OPT dyan. So mas may guys, baklasin natin, tatanggalin natin yung board, iyang natin yung kanyang OPT para ma-check natin ng maayos kung alin sa kanila yung shortage. Yan. So tanggalin natin lahat guys, no. Tanggalin natin lahat 'yan. And then check natin. So kanyang 5 volts resistor guys is papalitan din natin 'yan kasi luma na 'yan. Ano na 'yan, baka nag-degrade na yung value niya. So papalitan natin ng bago. So 'yan, no. Tatanggalin natin yung board. Stay tuned lang guys kasi ita-time lapse ko 'to. Then check natin one by one.
board niya guys na tinatanggalan natin. So ito yung kanyang power amp side dito. Ito yung amp driver natin yan. Ito yan. Left and right. Ito naman yung kanyang OPT. Yan, left and right din, 2 pairs. So yung gamit niya is I198 at saka 1941. Driver na kanyang amplifier is 1940 at saka 2073 yan. So check natin guys, tanggalin natin lahat ng OPT. Right, check natin dito. Check natin din siya na nakahang na yung sa board niya. So guys, check na lang is time lapse ko ulit to. Yan. So ito na guys, natanggalan natin lahat ng kanyang OPT. Yan. So isa-isahin natin itong i-check kasi yung naka-onboard check tayo kanina is meron siyang shortage. So ito, isa-isahin natin. Yung dalawa is dito natanggal sa itse niya. So check natin na guys, check tayo sa ating mga OPT. Para ma-double check natin na sino yung short sa kanila. Yan. So same pa rin yung tester natin yan. Check tayo guys no sa ating tester yan. Tingkuha tayo ng isang OPT yan, transistor. So pag NPN guys o PNP. So ito check natin is NPN. So steep put yung ating positive put sa ating base and then check natin sa emitter at saka collector yan. De, dapat meron siyang ano guys tag 0.5 volts. So ito min ito ay okay to siya. So leads pa to. Then ulit. And naka-base yung positive niya and then tapang natin yung ating negative probe sa collector at saka emitter. So okay to guys, goods pa siya. So buhay pa. So ito naman na yun yung isa. So bali check natin lahat guys, no. Kung okay pa ba. Yan. So okay din. Tukos din to guys. Hindi siya shortage, hindi rin siya open. So ito yung sira guys, no? So ito yung shortage natin na ano OPT yung PNP which is yung ating 1941 yan, shortage siya guys, so dapat ano na natin siya itabi yan. So meron na tayong nakitang isang shorted yan. Dito naman so okay pa to guys, good pa siya. Last ito yung yan. So okay din siya. Din yung natira guys na nakaano sa ating heatsink. Nakalagay. So di ko tinanggalan kasi yan yung guide natin. Kasi walang label yung board niya eh. Natin alam ko saan ilalagay yung ating para mas madali natin malaman kung saan yung PNP at saka NPN. So di ko tinanggal itong dalawa na to. So goods din to guys, no? Yan, di siya shorted. Di siya shorted. Di rin siya open. Goods pa siya guys. So yung sira lang natin dito is isa lang yung ating 1941. So palitan natin yan ng bago. So double check natin ulit yan. Shorted na siya. So, yan. Wala na. Sira na yan. So
Okay na kaya. So, sa pag-isa-isa natin ng pag-checking guys, yung nakita natin na sira is yung ating 1941. Yan. So, shorted na siya. So, ito lang yung papalitan natin. So, yung iba, yung natira is okay naman siya. And then, yung board natin guys, is palitan lang natin ng palitan na lang din natin siya ng 5 watts resistor niya. Yan, is 0.25. Palitan natin ng bago to guys. Then, yun, yung nakita na natin yung trouble niya. So, ibabalik din natin siya. Ay, kakabit na natin. So, yung repost natin na bago ay dito. So, 19-4-1. So, ito. Ito yung i-repost natin. So, check natin bago natin ikabit. So, okay siya guys, no? So, babalik lang natin lahat yan, tapos papalitan natin yung ating 5 watts resistor. So, yung ipapalit natin is 0.27 ohms. So, time-lapse lang natin guys, time-lapse natin ulit, and then check na lang natin pag natapos ko nang makabit. So yun guys, tapos na nating ikabit, ibalik yung ating mga OPT. So for now, testing na natin siya. So, babalik na natin sa kanyang casing at saka audio test tayo. Guys, testing na tayo na. So, tapos na natin siyang napalitan ng ito yung transistor niya na shorted. Then, pinalitan na natin ng bago. So, yung testing tayo guys. Check natin yung this offset niya. So, magti-trigger yung relay niya. Yung test natin guys, yung output. Kung mahidisi pa ba siya. So, set natin 10 millivolts para ayun. So, nasa 6 to 10 millivolts. So, napaka baba na yun guys. Yan o. 0-0. So, pag lang channel naman is ganun pa din. So, wala na siyang DC out. Kasi na-fix na natin yung sira sa kanya. So, ito yung sira guys. No? Yung C518. 1941 na PNP. So test natin guys, play tayo ng audio. Kabit ko lang tong speaker, yung speaker natin load. So, kasi yan yung channel na. Y lo
Try din natin yung kabilang channel niya. Ito na siya guys, no? So na-fix na natin yung error. Yan lang guys yung idea sa power ng power amp. Kasi pag di siya trigger yung relay, so minimum yung merong DC out. Check nyo lang yung dito, tapos check nyo yung DC output nya, and then yung usually na zero guys is yung OPT, kasi ano yun, siguro na-load na ng mas mababa na resistance kasi kaya ng ating pivoto. Ang kaya ng ating pivoto guys is 4 to 8 ohms na siya, so sumababa na yun sa 4, sample 2 or 3. So, masisira yung ano natin na PT. So, dapat pag nag-load kayo ng speakers, balance lang. So, right channel, 4 ohms. Then, sa left channel is 4 ohms din. Para di ma-ano yung PT natin. Masira. So, guys, no, okay na okay na siya. Like and subscribe mo rin sa akin channel, no? So maraming salamat guys, kita-kit sa next video. So guys, no, so yun lang muna ngayong araw. Maraming salamat sa panonood. Don't forget guys to subscribe to our channel, Calvatronics. See you guys in next video.